ilan yan ba? 2 feet? 24? Mga 25 inches siya. Ayun o. Nasa 25 no, sir? Oo. Oh. Enjoy na enjoy yung mga aso nila dito. Medyo malikot yung saber eh. Tatampay. Estimate ko to mga ano na to, 24 inches. Hindi ko alam eh. Sa kilos, hindi ko rin may estimate eh. Oo. Right, good day mga tropa P. It's your boy, Pops Nix. So, matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog mga Pops. Sa kadahilan ng hindi na ako mag-vlog tungkol sa aso eh. Motor vlogger na ako ngayon eh. Kaya, de-joke lang, charot lang, charot. So, ngayon, ito yung update na laging tinatanong sa akin ng mga tropa P. Tinatanong nila sa akin kung ano yung balita dun sa mga anak ni Bella. Second batch siya, pinanganak yung mga yon ng November 18. Ngayon ay December, January, February, March, April, May, June, July. So mag-i 8 months sila ngayon. Ngayong 18, ano pa lang ngayon eh, parang 15 yata ngayon. Going to 8 months pa lang yung mga papi. And update ko kayo ngayon sa lahat sa kanila, kung ano ba yung mga itsura nila, kung ano yung lagay nila. Opo, ingat sa aso. Kung meron lang sana akong scooter, no? Ang sarap siguro kung kasya si Bella sa scooter tapos mag-motor vlog kami dalawa. Tapos gagala sa mga nature dito sa aming province. 'Di ba? Parang nasaya noon. Taas ng hangin, putya. Oh! Para akong pinagpak doon ah. Shout out kay Pusong Marino. Ingat diyan sa barko. Saka kay Kokoy, shout out din. Ingat sa barko. Okay mga Pops, andito tayo ngayon sa bahay ng tropa. Ayan, si Pops Mike. Ayan. Tapos si Sir Paul nandito rin. Sir Paul! Ayan o. Oh. Ito, si Timor. Ayan. Siya yung black collar. Ang pangalan niya ay Timor. Nung maliit, ito yung black collar. Ayan. Mamaya, sukatin natin kung gaano siya kalaki. Ayan. Ang kulay niya is parang, baka hindi makita sa araw eh. Gito ba banda? Para siyang phone na... Parang karbonado rin siya eh. Yan. Standard yung katawan ha, hindi sobrang ano. Pero sa height, sukatin natin. So dapat to, umabot na to ng mga, at least, sa standard kasi ng male, 24 to 26 inches. So dapat ito, mga 24 inches na to. Kasi tatangkad pa naman to ng konti eh. Yan. Ayoko magsabi ng pugi, baka sabi nila bias eh. Diba? Standard na lang. Yon. Comment na lang kayo kung anong comment nyo kay Timor. Timor! Up, up, up. Oh, yan. Yan si Timor. So, atin natin, sir. Shhh, no. Samba. Ay, sorry, sir. Nasa ilan dito, sir? Ilan yan ba? 2 feet? 24? Mga 25 inches siya. Ayun, no? Nasa 25, no, sir? Oh, 25. Oo, 24. Ito yung 25, nakayuko kasi siya. Yan, mga ganun. Almost 25 inches. Yeah. 7 months. May nagtatanong kasi sa akin, dati, subscriber. Yung daw aso niyang male, 1 year na, 21 inches lang. So, siguro, hindi na abot ng 24 yun, sir, no? Undersized na yun, no? Undersized na yun. Kaya ang tinanong ko, kung purebred ba yung aso? Siyempre, hindi naman natin talaga masasagot yan dahil... Ang makakasagot lang ngayon yan, yung nag-breed. Eh ito at least 7 months going 8, nasa 24 to 25 inches na. So pasok na sa standard to. I mean kahit na hindi na siya tumangkad, pwede na yung height na yan. Tsaka kita nyo yung balls niya no. Lumalaglag na yung ano niya. Yung ano, 2 balls siya. Ano to Pops, active nito sa stud. Sumasampa-sampa na pag may nakita ang female. Hindi ko pa siya na... Ah, hindi pa na-try. Pero si Bella dati sinasampahan niya eh no. Nung hit si Bella. Si Timor pa lang yung una nating... napuntahan. Meron pang 7 na dapat nating i-update. At yung iba kasi nasa ibang lugar eh. So nagpadala lang ako ng video or picture. Parang reaction vlog na lang yung mangyayari. Sa ngayon, siya naka-prepare na yung coffee natin, no. Na-prepare na ni Sir Paul. Oh, syempre no, automatic sir, no. Oh, wow. Parang si Bella din eh. Ngayon galing ni Bella eh. Alert na maano. Mukha ni Bella din. Ano, yun. Oh, sa katawan. Tsaka sa mukha, no? Sa mukha. Ayan, no? Mga Pops, dito yung area ni Pops Mike.
ang luwag oh. Nakakatakbo dyan si Timor, no? Maganda talaga mag-bell dyan, lalo ng mga large dog, pag ganito yung area nyo. Pero kung alanganin kayo na, for example, apartment, tapos mag-bell dyan kayo or mga working dogs, mahirapan kayo, promise. Kasi, unang-una, iba yung ugali nito eh. Pag nakalagay siya sa maliit na cage, baka magkaroon ng aggression. Kaya dapat talaga, advice ko, malaki yung area nyo kung mag-bell dyan kayo. Hindi ko sinabing kailangan ganito kalaki ah. Yung, I mean, kahit paano may matatakbuhan siyang bakuran, di ba? Makagalaw-galaw siya. Kasi hindi siya pwede sa cage lang eh. Ayun si Malaya oh, yung Dutch Shepherd ni Sir Paul. Ayan. Ang bait oh. Ang ganda ng temperament nila. Asan si Malaya? Umikot. Timor. Ito yung nagustuhan ko sa mga anak ni Bella. Maganda yung temperament nila. Kasi kung iba-ibang aso to, matapang, hindi niya ako kilala, eh may chance na magalit sa akin yan or magkaroon ng aggression sa akin. Yan o. Si Malaya, female yan. Matangkad na si Timor sa kanya. Mas makapal si Timor. Eh. Oh! Dali ang paso. Diyan na sila uminom sa may tubig o. Oh. Tubig ulan. Pag husky ang aso mo, kawawa ka sa ligo. Oh? Enjoy na enjoy yung mga aso nila dito. Andito tayo ngayon sa tropa kay Toljet. Oy. Yan. Sa yung nakakuha dun kay Saver, si Brown Collar. Pangalan niya Saver. Ito yung nag-iisang fawn na lalaki eh. Kulay brown siya. Yan, laki na rin, no? Kasing laki rin halos nung kapatid niya. Kasi pinuntahan ko kahapon, eh, si Timor. Ganito rin halos kalaki. Parang mas mataba lang ng konti yun. Anong dog food niya, Tol? Top breed. Top breed yung top pinapa breed. Mm. Ko dyan. Top breed. Hiyang naman sa, ano eh, sa kanila yung top breed. Kahit si Timor naka-top breed, eh. Tapos pure dog food lang muna siya. Masain mo lang. Yun. Yan, labas natin. Pakita ni Toljet yung aso. Itong cage niya, malaki na to ah, no? Oo, oh, malaki, nakakatakbo siya. 5x5 siguro to. Tapos dun pala, may kalaro siya si, ano, si Max. Eto, Beagle. May Beagle din si Toljet. Yeah. Parang ngayon lang nakalabas eh. Oh. Hmm. Pinapakawalan mo rin to dito, Tol, no? Oo, pinapakawalan paghapon, hindi busy. Estimate ko to mga ano na to, 24 inches. Hindi ko alam eh. Sa kilos hindi ko rin ma-estimate eh. Oo. Pero ito pala mga pop, share lang natin no, kasi ito Tol, nagka-skin ano ba siya? Nagka-skin disease siya. Oo, parang nagkaroon na siya ng marami rin kasing mga nagtatanong sa akin. Paano raw yung mga aso nila naglalagas yung coat? Siyempre, ang advice ko diyan, dalhin niyo sa vet para makita nila kasi merong naglalagas na napopoknat, meron din naman yung nagsished lang. Ito kasi, parang nag-ano siya Tol, no? Nagpoknat siya, no? Ay, no? Hindi ko alam kung makikita nyo sa video, eh. Hindi ko alam kung makikita, eh. Yan, no? Sit. Ayan. Pati sa tenga, eh. Parang may mga, ano siya. Yan, yun, no? Nagpoknat. Ang in-advise ko kay Toljet, ano? Bigyan niya ng next guard. Try niya lang, di ba? Kasi yung next guard, sa pagkakaalam ko, hindi lang siya pang patay ng, ano, eh. Ng garapata. Nakakaganda rin siya ng coat. Kaya umorder na siya ng next guard, yung Spectra. Yun, next guard, baka naman, sponsor. And then maganda Tol, ano, sukatin natin siya sa height niya. Medyo malikot yung Saver eh. Badamba eh. Sukatin natin. Hindi, Tol, pakikapitan na lang sa katawan. Steady mo lang. Tayo mo lang siya Tol. Hindi yung kulit yung pwede, pakitaas. Ito. Sit, atin. Huwag mo pa ako pwede na. Yan. Ito masukat. Saber. Gusto mo ikaw kaya kumapit ano, parang magkaumano. Parang nalutakot ka? Oo eh, baka mamaya biglang ano eh. Matakot, hindi ka ano ganyan. Kasi ito, kapag nasana yung aso na, nabaw kumaganyan siya, tapos nag-hesitate ka. Ang mangyayari, ikaw, siya yung magkakontrol sa'yo. Kaya pag gumanon siya, huwag ka matakot, hindi ka kagad ganyan. Shhh! No! Saber. No! Pag yung ginanyan mo, yung kamay mo, oo nga. Hindi ganyan kakagatin, ikaw ang amo niyan eh. Saber! Saber! Dito mo siya kapitan sa ulo. Dito. Kasi pag ganyan,
para matanggal yung pagka-dominant niya, gaganyanin mo siya. Ah, oo. Pero pag halimbawa, ganyan siya, sinila mo yung kamay mo, natatakot ka. Parang alam niya yun na, okay, di ba? Di ba? Saber. Parang likot. Oo, super likot na nga. May hyper talaga to kaso ito. Ayan. Good. Yan. Yan ito. Ito yung ano height niya. Yan. Sukatin natin yung height ni Saber kung ilang inches na siya. Ang hirap kasi mga paps ano dahil medyo malikot siya. Malikot, malikot. 24. 24 inches siya. 24 inches. Okay na. Sana umabot siya hanggang 26. Nakapamunotol yung balls niya kung dalawa. Dalawa naman, dalawa. Okay, goods. Hi, Ellie. Hello. Yeah, medyo nangangati, no? Pero tol, tingin mo, anong nag-trigger dyan? Sa... Tingin ko yung pagkain niya ng chicken liver. Chicken ulo, hindi? Hindi mo pinakain? Hindi naman, yung liver. Kasi nung bata yan, di ba, pinakain mo agad ng liver? Oo, ganun. Doon nag-start. Chicken. Though, ngayon, hindi ko na chini-chicken siya. More on na pork na. Mm-hmm. Tsaka dog food, yun. Ako kasi talagang dog food lang, eh. Bukod sa tamad ako mag-prepare. Eh, medyo, siyempre, medyo mahal din talaga yung... Oo, mahal din, oo. No, kaya ako dog food lang ako. Ayun sa mukha niya nga medyo may ano pa eh, no? Sa tenga, ayun oh, sa likod ng tenga niya. Yun. Hopefully mag ano, gumana yung next guard sa kanya. So siguro kapag naka-take ng next guard, update natin, no? Oh, pakita natin si Saber pag gumanda na. Ayun oh, lalagas-lagas siya ng konti. Lalagas, oo. Dun sa 8 puppies, ang nandito lang malapit sa akin is 3 lang. Yung 5 nasa mga iba't ibang lugar. Kaya nanghingi na lang ako ng update dun sa mga nakakuha. Nanghingi na lang ako ng mga pictures or videos. Salamat po sa mga nag-response. Okay, first puppy natin si Red. Red call, first puppy. Okay, itong si Red, nasa may Oriental Mindoro to. Hindi ako sure kung bungabong or pinamalayan. Basta malayo-layo rin to eh. Ito, kita nyo, black mask. Talagang itim-itim yung mukha niya. Tapos black din yung paa niya. Then fawn yung undercoat na to. Fawn sable yung color niya. Yan. Okay din yung katawan niya. Siguro nasa mga 24, 25 more or less din to ang height nito. Shout out kay Sir John. Sa kanya to napunta. Next, si Blue Collar. Itong si Blue Collar, mga paps, siya yung mahihayain ng bata eh. Tinrain ko to ng basic bago ko in-out. Napunta to kay Sir Ramon. Nasa may ano siya eh, nasa may Paco, Manila tong aso na to. And ang sabi sa akin ni Sir, pinapakain niya ro to ng quality dog food since nung bata. Tapos mga hindi ko alam kung may gulay pa eh, basta maganda yung diet niya. Ito yung sa tingin kong pinakamalaki sa kanilang magkakapatid eh. Sinabi rin daw sa kanya nung vet, parang nasa 27 kilos na yata to si Blaster. Marami na nga raw nag-aabang. Kala nila 2 years old na daw, yun pala 7 months pa lang, gusto na raw magpa-stud. Yun, maganda yung diet niya. So, effective din, no? Talagang lumaki ng maganda yung puppy. Next natin is si Yellow Collar. Si Sky ang pangalan niya. Napunta yan sa Semirara Island. Itong puppy na to, yung pinakatingin ko is parang nag-gray siya eh. Parang medyo grayish yung undercoat niya. Gray sable din. Tapos wala rin mga white mark. Actually, mostly naman sa mga anak ni Bella, walang mga nagwa-white mark eh. No, okay naman yung mga colors nila, yung mga pagkakashade na nagagandahan naman ako, okay sa akin. And ito, malaki rin si Sky. And, alam ko 2 balls din to eh. Lahat ng anak ni Bella 2 balls, walang nag 1 ball. So sa nagtatanong po, yung 2 balls daw ba, anong pinagkaiba sa 1 ball? Dapat yung alam ang pagkakaalam ko, yung 1 ball nakakabuntis pa rin yan. Pero dapat hindi na siya i-stud kasi may defect na yung aso, bakit mo pa i-breed? 'Di ba? Eh di malilipat, may chance din na malipat yung mga one ball sa magiging puppy niya. Kaya dapat stop breeding na yan. Anyways, yun. Tapos yung sunod, si Violet. Itong si Violet, ano to? Nasa Laguna siya. Yan. Ito yung kamukhang-kamukha ni Bella eh. Pati sa kulay, pati sa mukha, kamukha siya ni Bella. Tapos, meron tong white mark dati sa paa na maliit. Tsaka sa dibdib, maliit lang din. Pero nung lumaki siya, nawala. Ayan o, halos wala na nga, hindi na nga makita yung white mark niya eh. Diba? Yan yung pinakamukhang carbon copy ni Bella. Si Violet. Ang pangalan niya ay, ano ang pangalan niyan? Siya si Athena. Tapos, itong last naman natin, si, nasa may ano to, Kabanatuan. Si Pink Collar, aka Sarah. Si Sir Francis yung nakakuha nito. Shout out sa'yo, sir. Parang hindi na nakapag-reply sa akin, sir. Siguro na busy. Yan, isang picture lang yung nahingi natin. Ang alam ko, itong picture na to, parang
5 months pa lang dito si Sara eh. Hindi na ako nakapag, hindi na naka-reply sir for ano, recent update. Natutuwa ako kasi as a breeder, parang ano sa akin yun eh, na-fulfill na yung mga anak niya, walang nagkasakit-sakit, walang namatay, or, di ba? Lumaki ng maayos, walang naburit, or, di ba? I mean, okay yung mga anak niya kasi, kumbaga, dun pa lang sa bago ko sila i-release, inalagaan ko na sila ng kamot na makakaya ko. Pinabaksin ko sila sa vet, diniworm ko sila ng maayos, pinakain ko sila ng dog food ng maayos. So, ngayon nagsisilakihan na sila, maganda yung pagbulas nila, di ba? So mga paps, yung update sa last puppy na si Green Collar aka Daryl, eh hindi ko na mapapakita dahil na-busy si Renren yung nakakuha. So kailangan ko lang i-upload tong vlog dahil matagal na akong walang upload. Yung mga nakakuha sa kanila talagang alagang-alaga sila. Tapos yun, masaya ako dun sa mga update na yun. At hanggang dito na lang, ingat kayo lagi. God bless, Paps Nicks out.